March 2021 ko pa nung mabili sa AliExpress itong Insta360 ONE X2. At hanggang sa ngayon, yan pa rin yung ating ginagamit na action cam. Nagkaroon na rin tayo ng GoPro Hero 7 pero almost 1 year lang nasira na agad. So ito na yung ginagamit natin sa ating mga adventures dito sa Riyadh, Saudi Arabia, kagaya ng nakikita nyo sa Edge of the World. So ito, papakita ko naman sa inyo yung footage na kuha ng Insta360 ONE X2 habang tumatakbo kami ni partner, no? Nag-body run kami nung isang gabi dito lamang sa tapat ng aming accommodation. So kita nyo naman yung mga kuha at talagang napakalinaw kahit gabi. Then hindi mo na kailangang itutok pa kung saan-saan ang lens ng camera, hindi kagaya ng traditional na camera na ginagamit natin kagaya ng sa GoPro. Ito, basta nakaharap lang siya, then ikaw na bahala na mag-edit after mo na magawa itong video na to. I-reframe mo, ika nga. So kita nyo naman, hindi natin ginagalaw yung kamay natin, nasa harapan lang yan. Pero makikita nyo yung iba't ibang anggulo at gumagalaw na tila ba na itinututok natin kung saan-saan yung lens ng camera. Pero actually, yan ay sa pag-i-edit na lamang sa kanyang editor. Maaring gamitin nyo ang laptop or kagaya nyan, ginamit ko lamang ay sa cellphone yung kanyang apps. So napakaganda kasi ng camera na to. After almost 1 year nga, wala pa naman ako nagiging problema at talagang napaka versatile, ika nga, dahil na rin sa kanyang mga features. So iniingatan lang talaga natin yung mismong lens na hindi siya magasgasan. Noong bagong bili ito, bumili rin ako ng lens protector or yung lens guard na tinatawag. Pero napansin ko na medyo nabawasan yung quality ng video at hindi naging maganda yung output niya. So nasira itong lens na to, pinalitan natin. Mas lalong tumindi ang kalidad ng video. Hindi na kagaya nung wala siyang lens. So ngayon, tinanggal natin talaga yung lens guard niya. Kaya makikita nyo na mas maganda yung nakikita nyo na kulay. At hindi siya pangit tingnan. Kaya ingat na lang talaga para hindi siya magasgasan. So para naman, almost 1 year na mahigit, in good condition pa rin. Although lumabas na nga yung bagong Insta360 ONE X3, pero mas prefer ko pa rin to, hindi ko pa rin i-upgrade yung aking camera kasi halos parehas din lang naman ng feature, mas lumapad lamang yung screen nung Insta360 ONE X3. So yan po ang aming takbo nung isang gabi, nag 5K lang kami. At yan lang yung time namin na makatakbo kasi from 6 a.m. to 6 p.m. may trabaho kami. Kaya gabi lang talaga ang pagkakataon na magpapawis. Mahilig din naman tumakbo si partner Ronnie. Kaya yan, nagkasabay uli kami. Kaya para doon sa mga tao na mahilig i-record yung kanilang mga adventure, nire-recommend ko talaga itong Insta360 ONE X2. Kung kayo rin lang ay may budget, ito na yung bilhin ninyo. Medyo mahal-mahal nga lang kasi ang alam ko sa ngayon ay mga nasa 20,000 pataas pa itong presyo nito. Pero mas mahal yung bagong labas na Insta360, yung ONE X3 nga. At pagdating natin dyan sa Pilipinas, ito rin yung gagamitin natin bilang pang moto vlog. Kagaya na ipinangako ko sa inyo na magiging content natin dito sa ating YouTube channel. So hindi labang mga reaction videos ang ating gagawin, magpo-focus na tayo sa moto vlogging at papasyal tayo sa iba't ibang magagandang lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Calabarzon area, gamit ang ating motor at syempre may drone din. Para sa inyong kalaman, ang mga 360 cameras ay may dalawang lens. Bawat lens ay nakaka-cover ng almost 180 degrees. Kaya ganun katindi itong camera na ito na talagang usong-uso ngayon, lalong-lalo na nga pagdating sa mga vlogging. Pero magtataka kayo bakit invisible yung selfie stick, pero kitang-kita nyo sa anino na may selfie stick tayo na hawak.
So dahil nga sa 180 degrees yung kinocover ng bawat lens, may pinaka blind spot din yan. Kaya kapag pinagdugsong yung dalawang kuha ng lens, hindi nakikita yung pinaka selfie stick. So yan po ang sistema ng mga 360 cameras. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo at kailangan naming tapusin ang 5 kilometers. At para mas ma-enjoy ninyo ang video na to, lapatan natin ng isang magandang background music. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Smile and